po ako dati ganito eh, kasi nagreverty po ako dahil sa kanila. Dahil sa tatay at nanay mo? Okay. Bakit? Kasi po nung bata po ako, di naman dapat po ako mag-aasawa ng maaga. Dahil po kasi minsan, binubugbog niya po ako nung bata po ako. Sinungaling ka. Pinapalo niya ako. Hindi totoo yan. Tapos sinahabon niya po ako ng sinturong kinukurot. Alam mo, kaya kita yung ginagalon? Napag-isipan ko po mag-aasawa ng maaga para po lumayo po rin sa kanila. Sa tatay at nanay mo rin iniwan mo yung mga anak mo? Kaya nga. Yung ngayon po yung dalawa kong, yung una ko sa ngayon, alam ko kasi wala nang kuryente. Alam mo natin kuryente, okay. Ba't umalis pero, ka? Pero naiintindihan mo ba na sinasabi ng tatay mo na ikaw ay marupok sa pag-ibig? Opo. Bakit? Bakit ka naging marupok sa pag-ibig? Kulang ba? Anong dahilan mo, Renaline? Kasi kung sinasabi ni tatay mo na hinahatid ka pa nung bata sa eskwelahan, mabilis ka yatang sumunod sa mga barkada mo, sa mga kaibigan, mas madali kang makinig. Opo, totoo naman po yun eh. Dalawang beses kang nagtangkang magpakamatay. Opo. Suicidal na ba ito? Papwede ng suicide. Yung Vietnam, wala lang, parang pinabayaan siya. Yung Vietnam ng lalaki. Kaya pumunta kami sa Pasay, sa GI. Dahil naglalasot na siya ng pulso niya. Ah, doon ka ba tumira sa asawa mo? Opo, ngayon po doon po ako nakatira. Pero wala na po kami ng asawa ko. Ang inaano ko lang po, yung sa mga anak ko, doon ko na lang po nilalaan yung oras ko, pati yung... Kasi alam mo kasi wala tayong kuryente. Kaya ka umiwalay sa amin. Hindi ko naman ngayon pinapapaya sa pagkain. Ako na nga nagluluto, ako nag-aalaga ng bata, ako pa naglalaba. So, nagdadabdam ang tatay mo tuwing maayos ang buhay mo, ninatatay mo nandoon ka, pero ngayong walang kuryente, umaalis ka. May, at 25, nagtatrabaho ka na ba, Reynaline? Sa ngayon po, may extra po ako na labandera. Mag-abroad yan, hindi natuloy. Ayaw kong bakit, siguro nasulusulan siya ng biyana niya. Ano nangyari sa pag-abroad mo? Ano po, hininto ko po talaga yon. Kasi syempre hindi po, inisip yung anak niya. Dalawa ko pong anak, bata wala kasi. Pong pag-iwanan. Inano din po ako ng anak kong babae. Ma'am, ba't mo kami iwanan? Wala na yung papa, wala na rin ikaw. Paano na lang kami? Sino ba mag-aalaga? Siyempre, ako rin. Mag-aalaga nun. Iba naman doon yung pagpapalaki ng magulang kaysa naman sa lola at lola. Wala na nga daw magmamas kanila. Paano daw sila? Yung panganay mo. Yung panganay mo. Kaya ngayon, umi-extra ako ng ano, ng labandera. Minsan nag-aalaga ako ng ibang bata para may pang-income kami. Para may panglamon kami sa araw-araw. Ay, ba't yung panganay mo? Di ba kami nag-aalaga? Wala ka naman. Ikaw ba nakakaintindi nun? Ang akin lang dapat nagsama-sama tayo maski walang kuryente. Kami na nga bahala sa mama mo. Mama mo nagawalis, nag-uutang para may panggata na yung anak ng mga bata. Masama po kasi yung ugali niyan, madam, nung ano po. Katulad ng? Nang ano po, pag malasing siya po. Ano nangyari? Parang hindi po nakikilala na kamag-anak niya po ako, ganyan. Kinakarati niya po ako. Sinungalin po yan, ma'am. Bakit ka may galit sa tsuhin mo? Kasi po... O lumaki ka ba sa kanya? Hindi po. Ano po, nung binata po ako, doon ako tumira sa kanila. Okay. Tapos po, pag... Wala, ano, magandang pagtogo nila pag ano ko, wala, may trabaho ako. Okay. Pag wala po ang trabaho, parang ano po sila, yung galit lagi sa akin, ganyan. Ako lagi kinukontra. Pero sinasaktan ka ba ni... Pag nalasing po siya, ang sakit po mga ano, magsakit magsalita. Ganon. Nardo, totoo bang pinalayas ka rin dati ng tsuhin mo? Opo, pinalayas niya po ako. Hindi po ma'am, siya lang layas ma'am, siya lang. Pinalayas niya po ako kasi ano eh, kaya tumira na lang po ako dun sa kapitbahay namin kalanunoy. Bakit ka pinalayas nun? Dahil po siguro wala akong trabaho, ganon. Okay, pero... Parang hindi na po ako nakapag-ano sa kanila. So anong ginawa mo dun sa mga paninda? Gumanti ka? Yun lang po, yung ano po na... Anong ginawa mo sa mga sisiw? Oh. Pinagbubutas po namin yung ano niya. Okay, so pinagtripan nyo. Ibig sa kanya namin ibubuntong doon na lang sa paninda. Palata na yung mga paninda ko eh. So doon na lang. Binalatan na yung mga sisiw. Tanggalan po nila ng mga balahibo. Tinanggalan ng balahibo. Siyempre, hindi ko na mapag-ano po. Patay na? Buhay pa po. Buhay, balahibo lang kasi. Hindi, balahibo, hindi mabibili. Sabi
Este nga, nakakabulabog kayo. May trabaho po ako. Buti ikaw, walang trabaho. Ako nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Oo, alam ko naman yun eh. Hindi ako nakakatulog. Natanggal ako sa trabaho dahil sa'yo, sa ingay mo. Bakit? Bakit sinisisi mo na nagagal sa trabaho? Eh, wala man ko lang sa trabaho mo. Eh kasi nga, nakita ko doon, napapuyat-puyat dahil sa'yo, hindi ako nakatulog sa ingay mo. Eh, panggabi ka nga eh, di ba? O, parang napuyat. Kasi nga maingay ka, lagi ka nagkakalabog. Yung yero ko doon, yung dingding ko doon. Oo, pagkita nga lang natin, dingding lang yero. Oo. Ate Charmaine, kailangan mo ipaliwanag na kung gaano na kadalas at gaano na karaming beses na kayo ay nakakaistorbo talaga. Hindi naman hindi madalas lagi, hindi naman lagi. Okay, sabi ni Ate Marisa, madalas. Hindi yan. Madalas. Maraming ano kawit pa rin doon. Araw-gabi, hindi ba yung madalas? Madalas hindi. Yun, nakakaistorbo ka. Tulilig na nga ako, tsaka sa tagal na ng panahon. Oh. Diba? Tapos, napabarangay na kayo, anong pangako nyo sa barangay? Na hindi na maulit. Simula po nun wala na, hindi naman naulit na eh. Naulit pa! Okay. Sabihin sa kanya, pahiyang ka na, pinagbidyan ka na, pangalawa, baby lang, tama na, may bukas pa naman eh. Ang gusto niya talagang gano'n. Oh, talo na rin ako eh, wala na rin ako yung babayad eh, di ako na lang tatayo. O, diba? Anong talo? Panalo ka? Ikaw nga panalo eh. Napanalo nga ako, pero napunta sa kalaban natin. Dahil ako nagbabayad. Oh, diba? Ako, hindi ako nagpapahiyan, nagbabayad ako sa kabila. Okay, Ate Sheila May, totoo ba na umabot na tong... hindi nyo pagkakaintindihan sa tong its ay umabot na sa sisiraan mo ang kanyang mga paninda. True lang, ma'am. Totoo, ginawa ko yon sa kanya. Okay, bakit? Kasi sobrang sama ng loob ko sa kanya dahil sa ginawa niya. Nag-ipapahiyam lang ako, sabihan niya ako, mandaraya. O, disiraan na lang kami dalawa, ma'am, di ba? O, ganun na ba nan? Di ba? O. Siraan na lang kami. O, di ba? Pagpapalit mo, yung pag-umahal natin sa ganyan. Hindi mo alam pinagsamahan natin. Ha? Hindi mo alam. Nagpatawaran na tayo eh. Ikaw ang panayang chismis sa akin. Pati nga anak ko, di ba, nadadamay na? Ano sinasabi sa akin na anak ko? Mama, chismosa ka na daw? Oh, eh, paano tama ba yon? Kung hindi bata sa bata, yun. Anak ko na aapektuhan, ganun tandaan mo. Hindi ko sinasabi sa mga anak mo yun, naririnig ng anak mo. Naririnig ng anak mo mga sinasabi mo sa akin. Naririnig ng anak mo sa akin yung sinasabi. Baka naririnig ng anak ko yung mga sinasabi mo. Wala ako sinasabi sa mga anak mo. Talaga? Ikaw ang nagsasalita, hindi ako. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagsasalita dahil ako hindi ako marunong may pag-awa sa ganyang utang. Ikaw ang marunong lang. Teka, Ate Leonora, tanong lang kita ha. Magkano totally, magkano ang total ng utang mo? 3,000 lang po, ma'am. Akala sa kanya, 2,000 lang po ako ng utang. Sa kanya kasi nga po, hindi na ako nakautang sa mga ibang tao kasi tinisirahan na nga po ako. Pero hindi kayo maglabada, Ate Leonora? Hindi nagtatrabaho po ako, pa-exercise. Kasi sinisirahan, totoo yun. Wala akong sinisirahan sa'yo. Ma'am, nagagalakal po ako, ma'am. Kasi kinagawa ang problema natin lahat. Lagi dito, namumutang tayo, pero hindi natin mabayaran. Tapos biglang sinisisi natin ang mga pagkakataon o sitwasyon ng buhay natin. Hindi ka ba sinisiraan? Totoo yun! O, totoo nga yun. Inaamin ko naman yun eh. Inaamin ko, inaamin ko. Pero huwag ka mong sasabihin na sinisiraan kita. Pero dalawa, tatlo lang ang binutangan ko, ikaw at siya kayong isa. Naka, tigil-tigil lang mo.